So how many chicks do we have? We have 5. Yan, nakalima na tayo guys. Ito ay basa pa, kalalabas pa lang. Itong 4 ay kanina pa to. Yan, so ililipat na natin ito sa back. Hi guys, December 17, alas 12 ng gabi. Ayan. Can you see the look? Ayan guys, can you see the look? Nag-hatch na yung isang itlog natin. Yan, yung sinalang natin ng November 26. Ngayon po ay, actually, kanina, saktong 21 days siya. Yan, kasi December 16 ang ika-21 days niya. So, ngayon po, ayan na, oh. Nag-hatch na, guys. Yan. I can see it. Can you see it? My first hatch, guys. Yan, ang aking DIY incubator. Ayan. Huwag natin masyadong patagalin na buksan. At mag-turn pa ako. Ito, ito-turn ko pa ito, guys. Yan. Ito po yung mga sinalang ko ng December 8 at saka December 9. Ito po yung mga nauna, nilagyan natin division. Yan na. Yan na po yung nag-uumpisa mag-hatch. Yan. So ito po ay ikot ko. Ikot ko yan. Manual po tayo, manual. Yan. So ganyan lang po ang ating sistema. Yan. Ayan, hindi ko nakukunan lahat guys at matagal to. Pero yan, yan po. Yan po ang ating sistema. Yung date ay mapupunta sa ilalim. So yan po ang aking marking na na-turn ko na silang lahat. Ayan. So update ko na lang kayo bukas guys. Yan, pag nakalabas na ito. Yan na siya. Update ko kayo bukas guys. I'm so excited. I just can't hide it. And guys, update ako. Ngayon po ay December 18. Meron na tayong isang nakalabas. Ayan. Siya guys, oh. Hello, chick! Ayan. Hello, chick! So, ito po ay inaasahan ko na mag-hatch po yan. Itong batch na yan. And, may mga, ayan, oh, may mga crack na po. Ayan, oh. Halos lahat po yan ay may butas. May mga butas na po lahat yan. Yan. Sila. And then ito po ay hinihintay lang natin medyo matuyo. Pinapatuyo lang po natin ng konti and then ililipat natin doon sa ating karton na brooder. And ikakarton lang po muna natin siya. Makaano, gutom na oh. Wawa naman oh. Yan siya. Ayos. Hintayin natin yung iba guys. Bakas na. Yan. Ang unang-unang hatch, yan. Ang pinakaunang hatch ko sa aking DIY incubator na talagang gumagana guys kahit walang blower at walang hydrometer, yan. Gumagana siya, thermostat lang at 25 watts na bombilya ang ating ginamit diyan at nakapagpisada tayo ng itlog. So talagang gumagana guys. Nakita niyo naman. Talagang gumagana ang ating DIY incubator. Okay, so all right. Ayan guys, time check and date December 18, 2 PM. So meron na tayong dalawa. Ayan oh. Dalawa na sila guys. And then ayun na yung tinatapakan. Ito to, biyak na guys oh. Yan, may laman pang sisiw yan. So, maya-maya ay lalabas na yan. Yan. And then yung iba, ayan, may mga biyak-biyak na rin. Yan. Yan. Dalawa na. Nakakadalawa na tayo, guys. Okay, so alright. Guys, oh. Guys, oh. Ilang minuto pa lang ang nakalipas. Ayan, oh. Sabi ko na eh. Biyak na kanina eh. Ayan na siya. Oh. Lumalabas na siya. So ito guys, hindi ko lang pinakikialaman.
Ayan, ayaw ko makialam. Let nature do its thing. Ayan. Okay, lumalabas na yung pangatlo nating chick. Ayan. Galing. Ang galing. Natakpan mo, oy. Ayan, oh. Okay, so, alright. Oy. Natapakan. Ayan siya. Ayos. So, ngayon po ay 10:30 ng gabi. December 18 pa rin. So, how many chicks do we have? We have 5. Yan, nakalima na tayo guys. Ito ay basa pa, kalalabas pa lang. Itong 4 ay kanina pa to. Yan, so ililipat na natin ito sa box. Gumawa lang muna ako ng temporary na brooder nila. Karton lang muna na may ilaw. Yan, so kanina pa kasi itong 4 na to. Kawawa naman, ililipat naman natin sa karton. Ayan guys, so yung unang-unang papisa ko sa aking DIY incubator. Ayan, oh. I-flex ko lang uli guys yung aking DIY incubator. Thermostat lang yan guys. Thermostat lang ang gamit natin dyan. Ayan. And then 25 watts na bumbilya. Isang basong tubig. Ipa. And then ito pong box natin, styrofoam lang yan. Styrofoam box lang yan guys. Diba? At nakapagpapisa na tayo. Nakapagpapisa tayo at napatunayan ko na gumagana. So kahit walang blower, kahit walang ano ba yung isang natawag nila, yung para sa humidity, wala tayo noon. So ito lang po. Pero nakita nyo naman, nakapagpapisa tayo ng malulusog na chicks. Ayan, lulusog guys. Oh. Malalakas yan. Diba? At marami pang napipisa dyan. Ayan. Ito kasi guys, hindi naman to sabay-sabay na inilagay. Ayan. So nakita nyo, may November 29, may November 30. Ito po mga nauna ay November 26 and 27 po yan, and 28. So yan po. Pero ito po, ito mga to, sabay-sabay po yan. Ayan guys, so ililipat na natin sila. At kawawa naman. Ayan. Doon na kayo. Ayan, so ito po yung nilagay, yung ginawa kong broodingan nila, broodingan. Ayan, karton lang muna guys. Meron siyang meron tayong tubig doon. Nilagyan na kagad natin ng Vitamin Pro yan para may vitamin sila. And then meron tayong chick booster. Ayan. Yes. Come here. Come here, chick. Yung isa mamaya na, iiwan natin yung basa. Yun, no? Oh. Okay, so, alright. Ito. Yan. Op, op, op. Malalaglag ka pa. Yan. Woo! Ang sarap ng feeling guys na alam mo yon, yung sarili mong gawa na incubator nakapagpapisa ng ganito. Diba? Ang sarap. Sarap ng feeling. Yan. Paalagaan natin mabuti to guys. Hindi muna kayo. Pansamantagal. Pansamantagal. Pansamantala lang. Ayan. Pansamantala lang sila dyan guys. Ayan. Nagawa tayo ng mas maganda nilang broodingan. Ayan sila. Yung isa patutuyuin muna natin. Ayan. Ilan muna natin siya. Kasi mas mainit dito guys kesa doon. Ano, mga shell o. Kunin na natin to. Kukunin na natin yung mga shell para malinis, malinis yung area niya. Ayan.
Good morning guys. December 19, alas 7. Ito yung naiwan natin kagabi. Tuyo na siya. Ayan. Kasama na natin siya sa mga kasama niya. Ayan, ito. Yung mga natira. Ito guys, may butas na rin. Oh. Ayan, oh. Ayan, oh. May butas na. Yung mga naiwan. Ito kasi guys, ay hindi nga sabay-sabay sila ng date. Kaya hindi sila sabay-sabay mapipisa talaga. Itong mga nauna ay November 26, November 27, and 28. Ito pa yung mga natira, November 29 and November 30. Excuse me po. Kagigising lang. Ayan, lalagay natin siya ron. Come here, chick. Kasama natin siya sa kanya, mga kasama. Up, up, up. Ganda, oh. Ang ganda. Ayan, ito na po sila. Diyan ka na. Ayan. Ayan na guys. Ayan na sila. Ayan na sila guys. Oh. Ang galing. Ang lalakas na. My first hatch. Ayan. Medyo kumakain na sila. Nabawasan yung chick booster. Ayan. Ayan. Lima. Nakalima na tayo. Ang galing. Ayos. Ayan guys. So, dahil nga successful ang ating unang ginawang DIY incubator, ayan, ang thermostat natin, ay gumagawa tayo ng isa pa, ayan. So ngayon po, ibang style naman ang ginawa natin. Ito, ang bukasan niya po ay dito sa taas. Ito, ang ginagawa natin, ayan, in-screw natin yung thermostat dito sa gilid. Andito po yung bumbilya, ayan. Ayan. Ayan po. Meron tayong salamin. Salamin. Ito po yung yung disposable microwavable, ayan, yung mga pinaglalagay ng mga ulam, ng leche flan, ayan, takip po yan guys, tinape ko lang, ayan, oh. So yan po magsisilbing bintana, ayan, yan po ang loob. So kasalukuyan po ako nagkakalibrate ng aking thermostat, ayan, so nagkakalibrate tayo. 37.0 pa rin ang bukas and 37.8 ang patay. Ayan. So ito po ay gagamitin natin sa mga second batch na eggs kasi meron na po tayo diyang I think nasa 18 pieces or 19 pieces na po. Ayan. So yan po ang ating gagamitin. E din ito pa samantala lang to guys. Gagawa talaga ako ng broodingan. Ayan. So naagad lang ako, ayan. Kasi ako rin ay nagulat na hindi ko rin inaasahan na talaga magiging successful po ang ating DIY incubator. Ayan, so ako ay masayang masaya at nagbubunga po ang aking mga efforts. Sariling gawa, ayan, sarap ng pakiramdam, sariling gawa ay gumagana. Hindi na natin kailangan gumastos na malaki. And hindi naman kailangan gawing sobrang komplikado. Ayan, kasi nakita nyo naman, thermostat lang ating gamit. 25 watts na bumbilya. Ayan. And then iipa lang yung pinaka-bedding sa ating itlog. Ayan, hindi na automatic yan. Manual-manual na lang yan. Pero gumagana. So yun po. So hindi na natin ginawang masyadong komplikado. Simpleng-simple lang. Ang importante ay yung gumagana siya at nakapagpipisa tayo ng itlog ng Rhode Island chicken. Ayan. Ayan guys, so yan po ang ating update sa ating ginawang DIY incubator. So finally ay napagana rin natin. Ayan. Ito, simpleng-simple lang guys, sa thermostat lang at saka 25 watts na bumbilya ang ating ginamit and then yung styrofoam box. Yeah. So, hindi na natin kailangan gumastos ng malaki at nakita nyo naman po ay gumagana siya. Ayan. So, yan po. So, ito po ay kinakalibrate ko ngayon
para magamit ito natin. Baka bukas po ay magsalang ako ng panibagong batch. Ayan. Ayan. So, maraming salamat po. Sana po ay nag-enjoy kayo. At sana po ay nakakuha kayo ng idea kung paano po tayo makagagawa ng DIY na incubator na hindi na natin kailangan gumastos na malaki. Ayan. So, isa pong patunay na talagang gumagana po kahit ganito lang po kasimple ang ating ginawang DIY incubator. Ayan. Maraming salamat po sa lahat po ng mga patuloy po sumusuporta sa akin, sa mga solid ka vocals, maraming salamat po. Sa mga silent viewers ko po, maraming salamat po. And sa mga viewers ko po dyan na hindi pa nakasubscribe, sana po yung mag-subscribe na kayo. And then hit nyo lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Yeah, so hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. So muli, ito ang yung Kabocals Farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat ay kumilos. At siguradong unlad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!